Bakit nga ba maraming kabataan ang nahuhumaling sa FUBU? Kung tawagin natin ay Friends with Benefits, aka Fuck Buddies. Uy, having a FUBU perk. Tara, sagutin natin. Posible ang pagkakaroon ng FUBU ay mag-work kung dalawa kayong willing sa isa't isa na hindi mag-commit. Doon na papasok ang one night stand kung saan galing kayo sa isang bar. Tapos nagkaroon kayo ng mutual understanding at naisipan yung pumasok sa isang hotel at doon kayo mag-make out. Doon na papasok ang tatawagan nyo ng isa't isa at magkikita kayo upang gawin ng mga bagay na personal dapat na ginagawa ng mag-jowa. Ngunit, kapag ang isa sa inyo ay nagkaroon na ng feeling sa isa, doon na papasok na ang FUBU ay hindi nag-work. Dahil ang isa sa inyo ay nahuhulog na, kailangan nyong mag-split o kaya ipagpatuloy na lang. Kung isa sa inyo, kung willing kayo ipagpatuloy, edi G, pero kung isa sa inyo lang ang willing, mag-split na kayo dapat kasi ang rules ng FUBU bago ka pumasok dyan, no string attached. Yun lang. Ayan. We begin with outlining the advantages of sexual engagement in terms of the physical and mental health. There are the advantages and disadvantages to having casual sex. Serotonin, which helps the mood enhancement and depression prevention, may be increased. People who regularly had sex with the strangers reported the higher flourishing, lower stress levels, and improved well-being. In fact, as the advantages exceeds the disadvantages, the more casual sex you engage in, the less adverse effects you will encounter. Casual sex may boost a person's confidence and sense worth. The basis of the right motives having the pleasure, enjoying yourself, and discovering, skimming about your own sexuality. Aside from its detrimental impacts, casual sex has some concerns. Second, we ascertain the rationale behind the person's decision to engage in the casual sex. Because casual dating has become a cultural phenomenon, people have learned a lot about online dating applications and have created coping techniques for the stigma that is still attached to it. Puberty or early physical development is linked to the earlier sexual initiation. Psychological well-being, cognitive capacity and skill can also have the impact on young people's sexual behavior. The influence of the social media on the people. The risk of acquiring sexually transmitted illness is another side effect of sexual activity. However, doing numerous sexual actions on numerous persons can have long-term effect. A survey shows that the only close friends and other FUBUs are informed about the FUBU experience. According to this, informing someone else that a person has a FUBU may lead to prejudice and may denigrate a person based on their actions. Depending on the circumstances and the person's morality, their parents could forsake, belittle, and severe ties with the persons if they are aware of the child's act. Ano-ano nga ba ang magandang benepisyo ng pagkakaroon ng Friends with Benefits? Eka nga nila is FUBU. Marahil kayo nagtataka, bakit ba ang dami may gusto nung magkaroon ng
FUBU? Bakit ba? Ano bang meron doon? Ano mo nakakaaliw doon? Ito na nga. Pag kasi nagkaroon kayo ng FUBU, ibig sabihin nun, hindi kayo pwedeng mag-demand sa isa't isa sa part, sa ka-FUBU mo na, uy, dapat ako lang yung nakaka-fuck with benefits mo, ha? Ganun-ganun. Bawal yon. So, kaya ang daming taong gustong-gustong makapasama o magkaroon ng ganun kasi hindi nila kailangan mag-demand. Pero, ginagawa nila yung make-out para lang nakatulad sa mga para lang sa mag-jowa. Parang, parang excuse yung word na FUBU kasi nga, bawal ka mag-demand pero pwede kayo makipag-fuck sa isa't isa. Yun lang yun. Tapos, ang FUBU din kasi marami yan stages sa buhay. If willing naman din kasi kayo, dalawa na, mag-settle down, pwede yun. Kaso, yun ang dahilan kung ba't hindi nag-work ang FUBU. Kaya marami din taong nag-split out. Pero marami rin namang taong nauuwi sa totohanan at nauuwi sa magkatuluyan na sila. Yun lang. Hindi naman natin kailangan putulin o tapusin kung ano mang namamagitan sa pagiging friends with benefits nyo. Malay mo, doon mo na hihil yung inner child mo nung baat. Inner child niya doon mo na hihil yung inner child kung saan hindi ka minahal ng bata, kung saan doon mo na i-express yung sarili mo na hindi mo na gawa nung bata ka o napunan nung bata ka. So, ang masasabi ko lang naman kung willing naman pala na i-sacrifice mo kung anumang meron dignidad na nakalaan sa katawan mo, sige lang, jing ka lang sa pagkakaroon ng fuck with benefits. Pero, marirealize mo rin balang araw na kailangan mo rin mag-commit. Huwag kang matakot. Dahil, once na matakot ka, hindi mo mararanasan kung anong experience at talagang hinahanap-hanap mo.